magandang araw at mainit na tanghali sa atin mga kadaan. Or alright, saan ba tayo pupunta? Matagal na tambay sa Dominar at ngayon ko lang uli nagamit. Isang linggo mahigit ko siyang hindi nagamit. So mga kadaan, meron akong naramdaman dito. Hindi ko lang alam kung sa akin lang nangyari o nangyayari na rin sa mga naka-Dominar na kagaya ko. Yung tumatakbo tayo ng ganito, yan. Tumatakbo. Tapos pag-ship ko, bigla siyang mamamatay. Pero nag-start naman pag namatay siya, tapos i-start ko, okay naman, one click. Pero hindi ko alam bakit ganon. Siguro mga 3 times nang nangyayari sa akin yon. Nung isa pa, nung hinugasan ko siya, ako lang mag-isa ang naghugas. Hindi ko naman ginamitan ng hose na talagang yung malakas ang ang impact ng tubig eh. Tapos after kong hugasan, ayun, lumito yung check engine niya, tapos ayaw na mag-start. Yun, dalawang na-encounter ko dito sa Dominar. Yun nga, yung sakto pag magre-rev matching ako, biglang mamamatay. Sumunod, yun nga, yung hinugasan ko lang, tapos ayaw na umandar, nag-check engine siya. So ano ginawa ko, at sa tulong na rin ng aking mga kapwa ko naka-Dominar, humingi ako sa kanila ng advice o bakit ganito. Siyempre, mas mainam na yung magtatanong muna tayo. So yun, na may mga nagsabi sa akin na i-blower ko daw yung ito, yung sa may part ng makina niya, bumblower ko. Matagal din bago napa-start. So sabi ko, pag hindi nag-start to, dadaling ko na sa kasa to or ipapakuha ko doon sa bahay. Siguro mga 30 minutes kung binoblower yung makina, paikot left and right. Yun, nag-start naman. Nalulungkot ako kasi paano pagka ano, kung ganun lagi, diba? Ipapakarwash mo yung motor mo, tapos after mong magkarwash, ano na, ayaw na mag-start. O, diba? O kaya pag umulan, ganun ang mangyari, diba? Kung mahaba-haba yung time, siguro ipapacheck ko to at sasabihin ko yung concern ko kung bakit ganun. So yun yung dalawang na-encounter ko dito sa Dominar na nagtataka ako kung bakit. Sa ngayon, yun lang, dalawa na yun. Sana wala na tayong ma-experience na hindi maganda. Isinyer ko lang yung aking naranasan dito sa Dominar at baka kasi mamaya mangyari din sa inyo, diba? So wag naman sana. Hindi ko alam talaga kung bakit bigla na lang namamatay yung Dominar. Siguro, halimbawa yan, pag nag-rev matching akong ganyan, downshift, yun, namamatay. 3 times na nga sa akin nangyari yun, hindi ko alam bakit. Kayo, ano sa palagay nyo, bakit kaya ganun? Bahala ka sa buhay mo. So, magti 3 months na to si Domingo. At yun pa lang naman ang aking na-encounter na hindi maganda. Yung dalawang bagay na sinabi ko na yon. Sa upgrades naman, wala pa ako dito na-upgrade. Wala pa ako pinapalitan dito. Stock to lahat. Ang napalitan ko dito, yung ano, itong emblem niya dito na Dominar is Kawasaki na. Bumili ko ng Kawasaki emblem. Kasi nung time na nagparap ako, nakita niyo sa isa kong video, nagparap ako ng neon green. Diba? Tinatanggal ko, nasira. Nasira yung emblem niya. Kaya yun, hindi ko na naikabit. Oh my god, anong nangyari dito? Nalaglag yung truck. Nalaglag guys oh. Buti hindi nagtuloy-tuloy dun sa ano, sa bangin. Ang taas pa naman oh. Ang taas pa naman oh. Ang nakapagligtas doon yung poste. Na naatrasan niya yung poste kaya yun, napigil. Siguro nabitin yun sa pag-akyat. Paakyat siya eh. Nakapuno pa ng gasolina kaya mabigat.
Nag-ride lang tayo, pantanggal kape kasi matagal na ako hindi nakakapag-ride. Sa sobrang init, no? Tutuyo na ibang puno. Tuyo. Dominar 400 na magti 3 months old. Iyan pa rin siya. Wala pa ako nababago. Soon, sana magkaroon ako ng budget para mapalitan ko siya. Gusto ko siyang palitan ng crash guard at gusto ko yung dito, yung pampa bulky. Gusto ko rin yun. So soon sana makabili tayo. Tsaka yung dito sa may belly fan niya, meron din nilalagay dyan eh. Nakita ko sa Facebook. Tsaka dito yung cover. Soon ipapakita ko sa inyo pag nabili ko na. Pero medyo matatagalan pa yun kasi nag-iipon pa tayo eh. Wala pang nadadagdag. So yun, napansin nyo diba, black na uli siya. Hindi na siya neon green. Tinanggal ko kasi yung kulay kasi parang nagandahan ako pa rin sa black pa rin talaga. So yun, ito lang napalitan ko. Ito pa lang na-upgrade ko, tank bag. Nasa inong NK pa yung motor ko. Ito na rin yung nakalagay. So nilipat ko lang dyan. Wala pang ibang nadadagdag bukod dun lang sa tank bag. Mahirap mag-upgrade pag walang pera. Ito ang marine base. Dati nakapag-charter na ako dito eh. Meron ako dito ng picture nung nag-charter kami, siguro 2015 yun. So ito yung picture ko dyan sa marine base. Yan, nagpa-picture ako sa kasama ko conductor nung time na yan. I-walk around ko lang sa inyo si Dominar ko na magti 3 months. Ang oras ay 11:57. So hanap tayo makakainan. Wala yung mga kaibigan natin kung gwi dito ngayon. Hindi sila naglalabasan. Siguro dahil mainit. Siyempre, nainitan din yung mga yan. Gugutom na ako. Itong kapanahunan o ganitong sikat ng araw lang, napakasarap mag-ride. Hindi mainit. Ayan na, uminit na, nausog. Gutom na ako. Dito lang oh. Oh, 'di ba? Dito tayo kumain. So yun, tapos na tayong kumain. Busog na. Masarap yung Topsy. Kaya lang ah, wala silang libreng sabaw. Sabi ko, "Ma'am, meron po kayong sabaw?" Ay, wala po. Pinal. Natapos na naman ang ating isang quickie ride na malapitan lang.
Naramdaman ko pa rin naman yung enjoy. Pero bitin lang. Malapit eh. Valentino Rossi. Uy, uy, sana uy. Pet Malu. Hindi ko kaya yun. Gawa na ako eh. Natakot. Oh, dito na naman tayo sa parking ko na masikip. Si Snoop, yung aking bantay. Hi, Snoop! Oh, pangat. Hop. Uy. Diyan muna siya. Alright. So, dito na tayo sa bahay, mga kadaan. Hanggang sa muli. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na upload. So, yun. Maraming salamat at lagi tandaan. Umiwas tayo lagi sa Away Kalsada. Ride safe!